Hi! For today's vlog, bibisitahin natin ang isa sa pioneer na buffet restaurant dito sa bansa, ang Cabalen. Cabalen offers uniquely Filipino cuisine from the region of Pampanga as well as other regions in the cluster of islands in the Philippines. So mainly, pinupuntahan yung Cabalen for its Filipino dishes or lutong bahay na kilala na nating mga Pinoy. Dito pala sa Robinsons, Manila, ang Cabalen nila dito is yung tinatawag na Cabalen Plus, which is the more upscale na Cabalen Buffet. Yung payment process nga pala dito sa Cabalen is first, bayad muna bago kumain. So, it's unusual for other buffet restaurant. Pero, okay lang naman. So, magbabayad muna bago kumain dito. We have continuous operating time from 10 a.m. to 9 p.m. And yung maximum stay is 2 hours. So, yung eat all you can nila for weekdays is 528. And on weekends, Friday, Saturday, Sunday is 568 pesos. They accept any form of payment from GCash, credit cards, debit cards. So, kompleto naman sila dyan. So, tignan na natin kung ano yung mga pagkain nila rito. Thank you.
Actually, ang pinaka nagustuhan ko dito sa Cabalen experience namin ni Tatay is yung service mismo ng Cabalen staff. Yung mga pagkain, hindi talaga naubusan. Chine-check talaga nila kung ano yung mga items na nababawasan. They make sure na na-fill in na agad nila. So, hindi ka talaga mauubusan, hindi ka talaga maghihintay. Then, yung mga food naman na nagustuhan ko, my first is yung crispy Hong Kong. Yan, okay siya. And then yung bibis. Okay din yung pork sisig. Yung pichon, hindi ko masyado feel kasi medyo matigas. Yeah, masarap yung chicken. Yung gulay, yung kaya ang sitaw, parang common lang talaga yung taste niya, as well as yung pinangat ng tilapia. Pero yung pinakalagustuhan ko talaga is itong ginataang curry. Yan, masarap talaga siya. And yung kare-kare. Yan, napakasarap ng kare-kare nila. Okay din na maraming variants yung atsara nila, na-enjoy ko rin yan. When it comes naman to their dessert, sakto lang naman, masarap yung puto, pero yung pinaka okay sa lahat ng dessert nila is itong ginataang munggo. Yan, masarap. All in all, our experience with Cabalen is really good. Maganda yung service ng Cabalen. The ambience is really good. The food is good. But syempre, expect mo na na hindi lahat ng food offerings nila ay masarap talaga. May mga certain foods na sakto lang, na hindi mo talaga babalikan. May food naman na talaga magugustuhan mo. Like, yung nga, me personally, hindi nagustuhan ko yung kare-kare and yung ginataang kuhol. Siguro, nasa personal preference mo na rin yun kung magugustuhan mo yung all Filipino dishes for that price point. Pero kung ikaw naman ay naghahanap ng mas upscale, na mas maraming food fusion, maraming food varieties, with that price point, pwede mo na siyang dagdagan ng another siguro mga 200 pesos. Yun, pwede ka na mag-givaras, yun, and another few pesos, yun, meron namang ilos, Vikings, yun. Pero sa akin, okay pa rin ang Cabalen. The best to sa mga OFW natin or yung mga bumibisita sa Pilipinas na namimiss na yung Filipino dishes. If you wanna be updated on my next vlog, please consider subscribing to my channel, Carm's Diary. And hit the notification down below for more travels, food adventures, and places to go. Bye! God bless!